Malusog noong bata, tuluyang tumaba noong naging teenager na. Noong 27 siya, umabot pa raw siya sa 332 pounds. Ubis noon si Dante. Mula nang magpasya siyang magbago isang taon na ang nakakaraan, ang nooy 332 pounds na si Dante, 165 pounds na lang ngayon. Napakaganda ho ng ating umaga at lalo pang papagandahin yan dahil po mai-inspire tayong lahat. Let's all welcome Mr. Dante Pascual. Lako, hello Dante. Naku, talaga naman, congratulations. Ikaw mismo isang inspirasyon sa aming lahat na nagpapapayat and wants to become healthy. Alam mo talaga Dante, ang napakaganda sa story mo kasi alam naman natin, hindi talaga madali yung pinagdadaanan ng kahit sino na obese, no? At ang daming kailangang mga routines na gagawin, yung determination, yung disiplina. Paano mo nagawa na makumbinsi yung sarili mo? Yun nga ho, sa health ko nga ho. Before, yung sa family history namin, before, may history ko kami ng diabetes saka hypertension. So, I'm 28 years old, so nakakatakot na rin para sa part ko. So yun yung naging driving force mo, kumbaga, health. Yung health talaga ho, iisa lang. Sabi ko nga parati, di ba, iisa lang ho ang ating katawan, kaya dapat natin itong pangalagaan. Dante, how did you do it? More on cardiovascular exercise yung ginawa ko. So, kaya nag-lose ako ng madaming-daming fats. Tapos, nung mga remaining months, nag-focus na rin ako sa muscle building kasi yung mga loose skins ko, hinahabol ko na. Sa unang 5 buwan ng kanyang pagkakaroon ng healthy lifestyle, araw-araw, 4 oras nagwo-workout ang basketball coach. 93 pounds daw ang natapya sa kanya sa 5 months na ito. Bukod po doon sa mga nagawa na ni Dante na routine niya, na exercises, no? Isa po sa pinakamabisa rin na pampatanggal ng mga taba-taba natin, of course, ay running, no? Importante lang syempre, Dante, na meron tayong kumbaga go signal sa ating doktor, di ba? Alright, tara, jogging na tayo! Game! Ay, okay talaga to. This is a good cardio workout, itong pagtakbo. Ito ba ginagawa mo rin to? Opo, nung first 5 months ito rin ginagawa ko. Tapos dapat habang tumatakbo tayo, nakatighten yung core natin. Opo. Tama? Opo, tama. Diba? Kapag nagja-jogging, sinusunog ng katawan ang naimbak na taba nito. Kaya naman epektibo itong makapagpapapayat. Isa sa mga workout na talagang nagpapayat daw kay Dante ay ang High Intensity Interval Training o HIIT. Dito, salit-salitang ginagawa ang mga mahihirap na gawing intense exercise at may iisip at mas madaling gawin na recovery period. Versus planks, it will strengthen your core. Para makapag-plank, pumwesto na parang magpo-push up. Dapat may forma ng isang diretsyong linya ang katawan, manatili sa pwestong ito ng 1 minuto. Natutunan nito ang inner core muscles at nai-improve ang balance and posture ng isang tao. Matapos ang planking, kailangan magpahinga ng 10 segundo at gawin ang susunod na workout, ang squats. Para magawa ito, tumayo ng diretsyo. Kung ano ang lapad ng balakang, siyang dapat na layo ng 2 paa sa isa't isa. Unti-unting ibaba ang katawan na parang uupo. Pagkatapos, tumayo at saka ulitin. Sa pagsasquats, mas nabibuild ang leg muscles at napapalakas ang lower body. Gawin lang paulit-ulit ang workout na ito for 20 minutes at makaka-burn ka ng 500 to 800 calories. Para mas mabilis pumayat, mas mabuting gawin ito araw-araw. Ngayon, minemaintain na lang ni Dante ang kanyang timbang sa pamamagitan ng mga weight lifts para matone ang kanyang muscles at pagkakaroon syempre ng healthy diet plan. Usually, ang kinakain ko is high protein, less carbs. So, for 1 year, hindi ako nag-rice. Vegetable yung ginawa kong carbs. Then, more on protein like tofu, chicken, beans, nuts, soya milk. Sa halip na kanin, pinakulo ang hiniwang repolyo ang kinakain ni Dante. Walang asin o kahit anong timpla. Magandang antioxidant ang repolyo. Mataas din ito sa vitamin C, magnesium at potassium na kailangan sa pagpapalakas ng katawan. Para sa protein intake ko, ito, magpapray ako ng tofu. Pero ang ginagamit kong oil is usually vegetable oil or canola oil.
Ang tokwa ay gawa sa soybean curds na naturally low in calories. Ito ang proteinang walang kolesterol at excellent source ng protein, iron at calcium. One source of protein ko is ito, chicken, breast chicken. Inaalis ko lang yung skin kasi kolesterol din yun. Lilalagyan ko lang siya ng salt and pepper. Iluluto lang ang manok sa oven ng 8 minuto at ready to eat na ito. Mataas sa protein ng chicken at ang breast part nito ang pinakamasustansyang parte dahil wala masyadong kolesterol. Ano kayang lasa ng mga lutong ito ni Dante? Kakayanin ko rin kaya ang ganitong dieta? So, pagsasama ko para tignan natin kung ano mga lasa. Walang lasa pero pwedeng sanayin ang sarili. Ito, tignan natin. Ganun din. Wala ding lasa. Pero importante, may texture naman. Siguro kailangan talaga ho, dito sa ganitong klase ng dieta, na katulad ng kay Dante, alam natin yung determination nandoon. Pero ang sabi nga parati, mga kapuso, di ba? Kailangan parating balanse yung meal natin as much as possible. Sa ngayon, kontento na raw si Dante sa kanyang katawan. Naway ang kanyang kwento ay magsilbing inspirasyon sa atin na dapat mas matimbang ang kagustuhang magbago kaysa manatili sa kinaugaliang unhealthy lifestyle.